Okay guys, magandang tanghali sa inyo. Guys, sa mga bagong bisita sa channel ko, guys, please subscribe my YouTube channel. And guys, huwag nyo kalimutan, pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na in-upload ko. Okay, sa mga dati ng subscriber guys, maraming salamat sa inyo. Welcome back again. And then, guys, ngayon, nandito tayo ngayon sa... Saan nga ito? Ito saglit lang. Tingnan natin kung nasaan na tayo. Nandito tayo ngayon sa DuPont, Washington. In 200 feet, turn left on South Brown Street, US 2. Malit na po ito na Washington, guys. Nag-iingay kasi yung GPS ko. Kaya tuloy na-interrupt ko. Nag-iingay. Ngayon, guys, naghihintay ako dito ng ng load ko sa DuPont, Washington. Yung company na to is Kimberly Clark. Diyan sa atin sa Pilipinas, malaki din yung Kimberly Clark diyan, 'di ba? So, kanina pa ako dito, siguro mga 11 yata ako dito kanina. So, hanggang ngayon hindi pa natapos loading. Oh no. Mabagal yung loading nila dito. Kaya naghihintay ako dito ngayon. So, yeah, but still loading pa rin. So hanggang ngayon hindi pa natatapos. So, ngayon guys, itutur ko kayo dito sa area nila kasi itong company nito, Kimberly Clark, ay bago pa lang po dito yan sa DuPont, Washington. So, yan sa kabila niya, ginagawa pa yung building. At saka doon sa kabila pa din sa likod nitong Alliance Enterprises, ginagawa din yung building doon, kaya mga bago pa. So ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ito, iikot ko kayo dito sa loob ng yard nila. Ayan guys, bababa na tayo. Ipapakita ko sa inyo dito yung area dito. So yan. So yan, nakikita niyo ba yung kulay-pula na yan? So ibig sabihin hindi pa siya tapos loading. So kaya yan, puntahan natin dito. Ayan. Okay. Ayan. Yun ang sinasabi ko sa inyo na building. So hindi pa tapos. At saka ito po yung building ng Kimberly Clark. So malaki po ito hanggang doon yung sa dulo. Hindi mo, maraming trailer na naka park. So ayan na. Ayan nyo guys. Ayan. Ayan, ayan doon. Mula doon. Ayan. Hanggang malalo yan dito. Tapos ayan. Ito po yung truck ko nilolodingan pa. Hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Oh no. Ayan guys, ay ipapakita ko sa inyo dito yung buong building ng yan, look, hanggang doon niya sa dulo. Yan. So yung mga yan yung Alliance Enterprises. So hindi pa tapos yung building na yan, ginagawa pa. So at saka doon sa kabila, ginagawa pa rin yan doon. So hanggang doon yan, ang laki kasi nitong Kimberly Clark, hanggang yan doon. Oh, tingnan niyo guys. Yan. So ito yung company niya, yan yung building niya. Hanggang dito yan. Yan. So napakalaki talaga ito guys. Siguro kung susukatin ito, siguro mga 4 na hektar ito hanggang doon sa kabila. Kaya malaki ito. At saka kanina inikot ko rin yung kanina, so kasi naligaw ako kanina kung saan po yung entrance ng mga truck, kaya nalagpasan ko pala doon kanina yung gate. So doon pa yung unang gate na dinaanan ko, yun pala yun. So nalagpasan ko siya. Okay. Ayan guys, magda-drive na tayo dahil tapos na tayo ng loading. So, mag-umpisa na naman tayo drive para maka-uwi na tayo at makarating na tayo ng Calgary.
So, kasi yung time time remaining driving natin ngayong araw, ang natitira ay 7 hours na lang yung natira. So, siguro lalapit na lang tayo dun sa border para bukas maaga ulit tayo makadrive bukas. Kasi yung 7 hours natin mula dito sa Dupont, Washington, 8 hours driving mula dito papunta dun sa border. So lalapit lang tayo dun sa border, siguro sa Idaho, na hanggang Idaho lang tayo. Itong daan na ito guys, interstate road din to. Dire-diretso ito papuntang Seattle, Washington, at saka pa tagos ito ng papuntang Vancouver, Washington, Vancouver, British Columbia. Straight mo lang to. Yan, papunta ng Vancouver, British Columbia, Canada. Yes guys, guys, ito na po yung city ng Tacoma, Washington. So medyo malaki-laking city din siya. Pero ang pinakamalaking city is ng Washington is Seattle, Washington. So mula dito ay malalayo po yung Seattle, Washington. Mga 50 mile pa mula dito. So nakikita ba ninyo yung kulay puti niyan? Yan po yan ng football yata na gym. Kasi ito yan, port na yan doon ng ng Tacoma, kasi dagat niyan doon sa gilid. Ipapakita ko sa inyo yung dagat niyan. Maganda na yung view dito guys, oh. Kasi yung lahat na mga nakikita mo ngayon ay green na. So nung winter siya, ang makikita mo dito sa area na to, puro puti yan dahil snow yan. Dito nag-a-avalanche yan dito lagi. Pag winter time, nag-a-avalanche yan dito. Dahil ang kapal ng snow dito pag nag-winter. Yung mga bundok na yan, yung mga matataas na bundok na yan, puno ng snow yan, nag-a-avalanche yan pababa pag sobrang kapal ang snow. Last year, itong area na to na ako dito, na stranded ako dito ng 3 days. Dahil yung kalsada dun sa ilalim ng bundok na yan ay yung snow nag-a-avalanche, so na puno na ng snow yung kalsada kaya hindi na makakadaan yung mga truck dito. Na puno na. Kaya is tatlong araw kami dito stranded. Kaya dito na kami natulog sa gilid ng kalsada. Kasi itong area kasi kay bundok-bundok, akit baba dito. Kaya lahat kami noon, yung tire namin, nilagyan namin ng chain para makaakyat kami. Tapos para hindi ka ma-slide, pag nagpababa ka, hindi ka ma-slide. Ang bilis niya dito nag-green. Lahat ng dahon niya halos green na. Siguro una dito tawag nito. Nung nag-winter, madali lang natunaw yung snow. Matagal na kasi ako hindi dito nakadaan eh. Mahigit na siguro, mga 6 months na siguro ako hindi nakadaan dito. Kasi halos lahat kasi ng biyahe ko papuntang east. Kaya dito, ngayon na naman uli ako nakabalik dito. At hindi sana ako nakabalik dito kung yung driver na nagdaan itong trailer ko na hinata ko kahapon, kung nagpasok lang siya. Kaso lang hindi siya pumasok dahil sa COVID. Sinabi sa ng pamilya na for safe daw. Kaya hindi siya pumasok. Kaya ako nagbiyahe. So yung load ko ay naghihintay na dun sa yard namin.
Tingnan nyo yung area dito guys, meron yan dito lake. Yan, napakalaking lake. At saka mahaba itong lake na to hanggang yan dun sa dulo. Yan. Yan, nakita niya may tubig. Lake po yan. Last year, itong kalsada na ito, ginagawa yan dito. Na yan, tapos na, halos tapos na lahat. Kasi yung daan dito last year, guys, maliit siya. Hindi siya three lane, two lane lang siya. Kaya pag winter time, nagsiksikan dito yung mga truck. At saka yung mga maliliit na sasakyan. Kaya ginawa nilang three lane dito sa kabila, three lane din doon sa kabila. Tingnan nyo, paliko-liko yung kalsada dito. Kasi dumaan dito sa gilid ng lake. Pinalapad nila ng isa, dinagdagan pala nila ng isang lane. Ayan o. Ayan. Magandang na nga siya tingnan eh. Kasi okay na siya. Yung nandito sa kabilang lane, sa kabila, ay pantay yan dito sa baba. Ngayon, pinataas nila ng konti yan doon. Yan. Lalo nilang pinaganda. Kasi maganda kasi dito magi-booting-booting sa lake na yan. Ayan, no? Maganda, di ba? Mahaba, no? Hanggang doon yan, sa unahan. Malapad kasi yung lake na yun. Akala ko nga noon dagat ito. Ito pa, wala namang labasan. Kaya isa, nung nakita ko doon sa kuan, sabi ko, ay, leak pala. Hindi pala siya dagat. Pero ang linaw ng tubig din, guys, oh. Masarap maligo.